Okay, for today's content, bali yung pinost natin. Ang content natin ngayon is about mentors, yung pagpili ng tamang mentors. Tayo kasi nung una, nag-mentor din tayo sa mga kilala natin, yung mga lapit na nagre-raise yan. Bali, yung mga unang mentors natin is si Ben Season, Long Hair TV. Shout out. Tapos, Jason Tolentino, at saka si Jan Fernandez. Yan, sila yung mga umahawak noon sa club ng DMH TV. Tapos, naging mentor din natin si Bobet Tanglaw, yung tinatawag nilang Kula CC. Yan. Saka si Mike Pineda. Yan. Yung mga mentor natin na yan is mga winners na sila. Sila yung mga sikat dito sa Dau. Kay Ben Season, bali tayo yung nagkaklak niya ng ibon niya nung nagre-race siya. Year, mga 2014 or 2015 yon, 2016 yan. Tayo yung nagkaklak niya na ng mga ibon, nakikiabang tayo. Tapos sila yung naging mentors natin. Sa mga mentors na yan, sila yung unang nagbigay ng payo kung paano talaga yung pag-race ng kalapati. Kasi tayo nun, backyard tayo. Nung nag-aalaga lang, tapos nagigipag-street fight. Yan, house to house, yung takbuhan, yan. Yan tayo nag-start. Tapos nun, binigyan nila tayo ng mga starting birds. Doon na nag-start yung pag-race natin. Tapos, binigyan nila tayo ng mga payo. Number one na payo na nagustuhan natin is yung, ang sabi nila, gumamit ka ng mga birds na family of winners. Yung mga winning na ibon, tapos winner na ibon, yun yung gagawin nating foundation. So dun tayo nag-start. Tapos kalaunan, nung nag-start na tayo, nagkaroon tayo ng mga iba't ibang mentors, yung mga nakakasama natin yan, mini-mentor natin yan. Kahit na hindi sila nananalo, meron silang naibibigay na inputs sa atin. Nanonood din tayo ng mga sa YouTube yan. Ang pinakasinubaybayan ko noon is yung kay Tommy De Vera. Sa lahat ng binlog niya noon, may isang tumatak na kataga sa atin. Yun yung ang sabi niya is hindi sapat ang pagiging magaling na ibon. Dapat yung fancier magaling din. Kasi kung magaling nga yung ibon mo tapos hindi ka naman din magaling at saka madunong sa pag-handle ng racing mo, hindi rin magiging maganda yung palipad natin o yung magiging resulta. So yun, tapos gumawa tayo ng mga paraan, tapos hindi naman ganun din kasi matututo ka agad. Unti-unti ka rin matututo. So, through the years, tapos pag kumakarera ka, nagkakaroon ng mga bagong mentors kagaya ni Joseph Timbol, yan. Naging mentor din natin yan. Saka si Sir Wax, yung original na Lala Makasya, kung hindi ako nagkakamali. Saka si Andy Scotto, yan. Hinangaan din natin yan. Naging mentor din natin yan.
sinubaybayan natin yung mga resulta nila. Edwin Muli. Tapos, sila Barkley. Sino pa? Sa part ng Magalang, ang inabangan kong maganda ay yung si Alan Magat. Yan. Siya yung known na fancier doon na nag-import ng mga winner birds. Yung mga winning birds, yan. Inangaan din natin yan kasi nga, yung natutunan natin na paggamit ng mga family of queeners, yan. Sinusundan natin. Which is totoo naman. Tapos, sa mga love handler is, ang pinakahangaan ko is si Junso. Na-meet ko na siya personal is, simple lang siya. Napakagaling. Humble person, tapos marunong siyang mag-ibagay. Kahit na nagigipagbiruan is alam niya kung paano i-handle yun. Yun yung mga naging mentors natin na maganda. Tapos nakapagbigay sila ng input sa atin na which is nagamit din natin sa pangangarara natin. So yun, init na. Yun. Init. Sa pag may mentorship pala, yung pagpili natin ng mentor, which is yung para sa akin lang. Para sa akin kasi, yung pagpili ng mentor is napakahalaga. May mga mentor kasi na sasabihin lahat nila yung good, bad, good, and bad. Yan. Which is okay naman. Pero sa akin, ang pinipili ko lang is hindi yung mentor na good. Yung sinasabi, hindi rin yung mentor na good yung, ay the bad yung sinasabi. Ang pinipili kong mentor is yung nagbibigay ng positibong pamamaraan or yung positive inputs. Yung positive inputs na kahit yung sinabi ng ibang mentor na ganito is positive pa rin sa kanya. Yun yung mentor na hindi niya minamali kung ano yung sinasabi ng iba. Tinitreat niya yon na bilang tama pa rin. Ang ayoko sa mentor naman, yung sasabihin niyang tama yung sa kanya at mali yung sinasabi ng iba. Yun. Dahil kasi, para sa akin, hindi mo kailangang sabihin na tama ka para lang na maging mali yung iba. Ganun yun para sa akin. Kung ako yung mag-mentor sa iba, sa mga newbie, ganun din yun sa akin. Hindi ko sasabihin mali yung input nila at tama yung sa akin. Which is, lahat naman kasi is tama yan. Nasa pamamaraan naman. Kasi yung mentor kong isang hinangaan na hindi ko nabanggit kanina. Hindi to pagsisip-sip sa kanya. Which is tamang-tama naman talaga. Actually, yung mentor ko na to is inasar pa nga ako nito nung una. Ang sabi kasi niya, tinanong niya ako kung marunong akong manalangin. Tapos marunong akong magsimba.
loading ito ng last lap, kaya siyempre biruan. Pero totoong-totoong pagkataong sinabi niya. Na ikaw, sabi niya, kahit hindi ka marunong magsimba, hindi ka marunong manalangin, sa oras na to, sabi niya, kahit sinong santo pa tatawagin mo at mananalangin ka na sana bukas ay palarin ka. Yan. Yan yung mismong sinabi niya. Yung mentor natin na to, si Mike Yumul. Si Kong Mike. Yan. Inangahan ko talaga yon kasi yung pagpapayo niya literal na totoo. At saka wala siyang sinabing komento na masama. Yun. Which is naging totoo naman kasi nung gabing yon, hindi rin ako nakatulog. Nanalangin din ako kahit yung santong hindi ko kilala. Nababanggit ko. Yun. Yun yung pinakahinangahan ko sa kanya. Mike Yumul. Do kung personal na kilala, hindi ko man siya kilala, pero napaka-totoong tao. Idol, salute. Yun. Sa pagme-mentors, yun lang yung kaya kong ibahagi sa inyo. Pumili kayo nung, hindi ka naman pumili actually. Kilatisin nyo na lang yung mga magiging mentor ninyo. Yung para sa akin, yung mentor na kayang sabihin tama yung ibang fancier. At sasabihin niya rin na tama din siya. Na ganito yung gagawin at hindi niya sasabihin na mali yung ginagawa ng iba. Ganun yung mga mentors natin. Na dapat tularan. Yan sila. Okay, medyo may init. Grabe. Okay. Sa susunod na content, sana. Itong content na to is hindi ko ginawa para lang makapag-promote ng ibang fancier o kaya yung mga mentor ko. Hindi ko rin to ginawa para makapanira ng mga mentors ng mga veterans na inaangaan natin. Binabahagi ko lang yung mentor na hinahangaan ko at sinusundan ko lang yung mga inputs nila. Yan yung mga sinusundan ko sa kanila. Kaya, thank you sa mga mentor ko. At nagkaroon tayo ng magandang experience. Salamat. Muna tayo. Goodbye. Sa susunod na lang. Kita-kits.